Heto na nga, isa na namang Taipei trip ang natapos namin. And in this video, magpre-present kami sa inyo ng sample itinerary na pwede ninyong sundan, lalo na kung first time nyo pa lang dito sa Taiwan. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh! Pero bago ang lahat, baka naman pwedeng makahiling ng subscribe dyan kung hindi mo pa nagagawa. And paklik na rin ang bell icon para lagi kang in the know kapag may new travel videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page na rin. Good news muna tayo! Recently ay nagdagdag pa ng flights ang Philippine Airlines papuntang Taipei. So twice a day na ang lipad nila ngayon. Isa sa umaga and isa sa paggabi na. Perfect ito kasi mamamaximize nyo both ang first and last days nyo sa Taiwan. So for this sample itinerary, i-assume natin na sa umaga ko pupunta and gabi naman ang flight mo pauwi ng Pilipinas. Nga pala, hindi ito yung actual itinerary na ginawa namin na. May mga attractions kasi dito sa video na hindi na namin binalikan kasi ilang beses na rin naming napuntahan. So may parts na we'll use footage from our past trips pa. Pero itong itinerary na to ang mare-recommend namin kung first time mo and kung gusto mong maraming ma-experience sa Taipei. So, eto na! In our previous video, na-discuss na namin ang airport process and travel requirements, so skip na natin dito. So, pagdating mo sa airport, pwede kang magpapalit ng currencies or mag-withdraw from ATM para may Taiwan dollars ka kaagad. Pwede ka ring bumili ng SIM card para connected ka sa internet. After that, it's time to head to the city center. Depende kung DIY ka or naka-tour package, pwede kang mag-train or mag-bus service papunta sa hotel mo. Kung malaki kayong group or may mga kasama kayong seniors or mas gusto niyo lang ng mas relaxed na journey, consider booking a tour package with a reputable travel agency sa Taiwan like Edison Tours or sa Pilipinas. We'll share some contacts at the end of this video, so kapit ka lang dyan. In another video, magre-recommend din kami ng mga best areas to stay, pero for this episode, focus lang muna tayo sa mga attractions. Dahil you'll be too early for check-in, i-drop mo na lang muna ang bags mo sa hotel reception and start exploring na. Dahil first time mo, unahin na natin yung mga classic or yung mga Taipei itinerary staples sa city center tulad ng Chiang Kai-shek Memorial Hall, built to pay tribute sa isa sa mga pinaka-prominent na historical figure sa Taiwan. Tinuyo ito noong 1976, a year after he passed. May higanteng statue in his likeness sa main chamber nito, and sa ground level naman ay may library and museum din. Isa pang monument na itinayo in honor of its early leaders ay ang Sun Yat-sen Memorial Hall. Si Sun Yat-sen ay considered the father of the nation sa Taiwan. Akyatin mo na rin ang Taipei 101, isa sa pinaka-iconic na attractions dito. For 6 years, it was the world's tallest building until Dubai's Burj Khalifa opened. May observatory sa Tok Tok where you can take in breathtaking views of the capital. Pero ang best view of the city ay hindi from Taipei 101 kundi mula sa katabing Burol, ang Elephant Mountain. Marami sa mga postcards ng Taipei ay malamang dito kinuha. Best time to go ay late afternoon para ma-admire mo ang city ng daytime, at sunset, and at nightfall. Paakyat nga lang ito, so hindi advisable sa mga may mobility issues. And your first day dito sa Ximending, ang youth district ng Taipei. It's a popular entertainment, dining, and shopping area. And talaga namang buhay na buhay. Think of it as Taipei's answer to Tokyo's Harajuku. Here, you'll find shops of global brands, bars, cafes, and clubs. Pero pinakadinarayo ang Shimen Walker Street, which is always abuzz with tourists and locals alike. Sarap din kumain dito, kaya pwede kayong dito na mag-dinner. Kahit busog na kami, hindi na rin namin napigilang mapabili ng kung ano-ano. After natin i-explore ang Taipei City, punta naman tayo sa New Taipei City. Yes, it's a completely different municipality but often bundled together with Taipei City kasi part naman ito ng Greater Taipei Metropolitan Area. And dahil sa ganda ng transportation system and pareho namang maunlad ang city centers nila, hindi mo mamamalayan na magkaiba na silang city. Pero on this day, lalayo muna tayo sa mga matataas na buildings and shopping centers. Sa halip, we'll experience the countryside. In particular, we'll visit the districts of Ruifang, Pingxi, and Wanli. You can start the day at Yaliu Geopark, situated on the northernmost tip of Taiwan.
Kakaiba ang landscape nito dahil sa mga curious na rock formations with big waves as the backdrop. It's no wonder na favorite photo spot ito ng mga tourists. Yun nga lang, medyo malayo ito sa iba pang mga attractions ha. So kung naka-DIY ka, baka gahulin ka sa oras kasi by public transportation, aabutin ka ng 2 hours papunta sa next stop natin. Kaya mas recommended talaga na mag-join ng tour para mabawasan ang transfer and waiting times. Kung walang stops kasi, it will only take 45 minutes to an hour papunta sa next item sa itinerary natin, which is Jufen. Get ready to be spirited away to one of Taiwan's most enchanting attractions. Yes, Spirited Away. Although ayon sa ibang reports, hindi naman Jufen ang totoong inspirasyon ni Hayao Miyazaki, marami ang nagsasabing it reminds them of the setting of the globally revered animated film. Jufen used to be a gold mining town, pero today it's best known for its tea house culture. Sobrang charming and basarap lang talaga i-explore. You can scan the streets for souvenirs, sip tea or coffee in one of the cafes, or have a meal in one of the many quaint restaurants. Mahilig ka ba sa pusa? Kung oo, aba, isama mo na rin sa itinerary mo ang Ho Tong Cat Village, 15 to 20 minute drive lang mula Jufen. Dati itong coal mining town and may mini museum pa nga ito about its mining past sa area. Pero ngayon, pinakakilala ito bilang isang cat village. Nag-umpisa ang lahat noong 2008 nang may isang local na nagpicture ng kung paano inaalagaan ang mga inibando ng mga pusa dito. After noon, nag-start nang dumagsa ang iba pang mga cat lovers. May mga estatwa and cat-related souvenir shops din. Bukod sa mga mingming, very scenic din ang lugar talaga kasi nasa pagitan nito ng isang stream and ng railway. May mga snack stores din in case abutin ka ng gutom. Or pwede ka rin mag-launch sa next stop natin, ang Shifen Waterfall. Siyempre hindi sa actual waterfall ka magla-launch. May mga restaurants and food stalls din kasi sa paligid, so pwedeng dito na muna lumafang bago umatak sa Shifen Falls. Kung naka-DIY ka, medyo mahaba-habang lakad ang dadaanan mo. Ang pinakamalapit na station ay Shifen Station, pero nasa 25 minutes pa na lakad papunta sa start ng trail. Sa start ng trail ha, from there, from the start, nasa 15 to 20 minutes pa ulit na lakad papunta sa first viewing deck. Kaya nga, mas advisable talaga na mag-join ng tour kasi maraming parking spaces na malapit lang sa walking trail papunta sa Talong. I mean, Talon. So, mas mapapaiksi yung walkathon and mas madali para sa mga kasama nating hindi kaya or ayaw talagang maglakad ng matagal. Along the way, madidistract ka ng sandamakmak na stall selling all sorts of snacks, drinks, and souvenirs. Pwede mong pawiin ang uhaw mo with milk tea or lemon tea. May mga fruits din and pinakaagaw pansin sa mga ito ay ang mga atis kasi sobrang laki. May kamahalan nga lang kumpara dito sa atin. And kapag nalagpasan mo ang mga tukso, mararating mo ang unang viewpoint dito sa tabi ng cascade. Okay rin mag-picture-picture dito, pero kung gusto mo ng mas maganda pang view, ituloy mo lang ang lakad sa trail hanggang dulo and maa-admire mo ng harapan ang Shifen Falls. Pababa yung hagdan na, so baka hindi ideal para sa may mga mobility issues. Also in Pingxi District, 10 to 15 minute drive away is this rail track. This is the site kung saan nagpapalipad ng sky lanterns, but not before pintahan ito ng kanilang wishes or messages. Once done, a staff will light it and you can watch it as it rises and gets taken away by the wind. Pinakakilala ang Pingxi District sa kanilang Sky Lantern Festival, which is held in the first lunar month, usually in February. Pero one doesn't need to wait for February to experience this. Dito nga, tourists are allowed to release sky lanterns for a fee syempre. Of course, it's not for everyone. If ikaw yung tipo who asks where these lanterns go when they die, you'll probably end up skipping it. Mas pinili ko na lang mag-shop for souvenirs and try some snacks from the stalls lining the tracks. Okay, it's time to head back to the city. And for dinner, how about some Michelin-approved street food? Isa ang Rauhe Night Market sa oldest night market sa Taipei. And as of this recording, it is home to 4 establishments na nabigyan ng Michelin Bibigurman recognition. Parang Michelin stars na rin pero pang value for money.
Dalawa lang yung na-try namin. Isa dito ang pinaka-pinipilahan na Fujo Black Pepper Bun sa may bukana ng market. Ang mga crispy pork buns nila dito ay charcoal baked sa traditional brick oven nila. Michelin approved din ang Chendong Pork Ribs Medical Herb Soup. Mostly buto pero sobrang tender and fall off the bone naman yung laman. And very comforting. Huwag mo ring palampasin ang notorious na stinky tofu na talaga namang stinky. And ang mga tuhog-tuhog din. And wash it all down with milk tea, ano pa nga ba? Tsaka ko na i-describe ang mga ito in detail sa susunod naming videos na dedicated sa Rauhe. Kaya you know the drill, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na please! Okay, for day 3, ibibigay ko na yung mic kay Vince. So Vince, take it away! Today, we'll head north. Part pa rin ito ng Taipei City pero nasa countryside na. A bit outside the city center. And we'll start with Yangmingshan National Park. Isa sa siyam na national park sa Taiwan. Itong Yangmingshan covers parts of Taipei City and New Taipei City. Perfect ito kung mahilig ka sa nature and sa outdoors. Ang pinaka-dominant feature dito ay ang Qixing Mountain, the tallest dormant volcano sa island. May mga hiking trails din. Pero most tourists get to explore the area near the western entrance kasi ito ang pinaka-accessible and madaling explore and paborito ng mga bisita na photo spot ang flower clock na to. And kung dream mong makakita ng cherry blossoms, isa ito sa mga pinakamagandang puntahan sa Taiwan. Basta tama ang timing. In other months, it's adorned with peach blossoms, plum blossoms, azaleas, and thorn apples. Hindi kalayuan ay matatagpuan naman ang Bito District na best known as a hot springs hotspot, kung saan bumubulwak ang nutrient-rich but mainit na tubig tulad nito. Very scenic ang area na to lalo na dito sa Bito Hot Spring Park, lalo na when covered by steam na nakakadagdag sa mysterious vibe and charm nito. Go on a leisurely stroll habang ina-admire ang paligid. Or pwede mo rin itry ang mga tea eggs na isa sa mga common products na tinda dito. Siyempre, mayroon ding mga public hot springs and spas na pwede mong itry kung may time pa. Next itinerary natin ang National Palace Museum, home to roughly 700,000 artifacts that date back centuries. Pero only a mere 1% of it lamang ang nadidisplay sa main museum. Yung iba ay heavily guarded sa mga vaults. Sobrang laki ng collection nito, almost unimaginable. Kasama na dyan ang 6,000 bronze pieces, 3,000 calligraphy works, and thousands of pieces of gems, carvings, and textiles, among others. All showcasing Chinese culture and history. If you are interested in seeing much of them, you should be prepared to spend hours inside. Kanina, naipakita na namin sa inyo ang Rauhe Night Market, isa sa mga OG ng night market sa Taipei. Ngayon naman, welcome sa pinakamalaki, ang Shilin Night Market. May dalawang levels to, sa ground floor and mga adjacent alleys, mostly ang mga souvenir shops and apparel stores. Pero kapag bumaba ka sa basement, ayan na, siguradong kakalamang sikmura mo kahit busog ka pa, amoy pa lang nakakatakam na. It's a maze of 540 food stalls and eateries, serving a wide variety of local favorites like fried squid, grilled chicken tails, breaded chicken, Taiwanese sausages, fried buns, and oyster omelette among others. Katabing-katabi lang to ng MRT station. Last day mo na sa Taipei! Siyempre, hindi ka alis nang hindi mo natatry ang bonggang-bonggang cafe culture nito. Although historically, Taiwan is more associated with tea, na-overtake na to ng coffee as the preferred drink ng mga locals. In fact, Taiwan is one of the places with the highest concentration of cafes in the world. And kitang-kita to sa mga dining districts like Ximending. Kahit saan ka tumingin, ang daming cafes, mapa-usual chains man yan or specialty shops. Itong Fong the Coffee, well, ito lang naman ang pinaniniwala ang unang nag-serve ng iced coffee sa Taiwan in 1956. While most coffee shops strive to be hip and Instagrammable, sila, they take pride in its vintage look and old-school ways. Pero syempre, hindi pa rin pahuhuli ang milk tea. Taiwan is the world's bubble tea capital. Marami sa mga pinaka-globally recognizable milk tea brands like Coco and Sure Tea ay dito nag-originate or headquartered dito. Kung mas gusto mo naman ng wholesome pasalubong shopping activity with family, baka ma-enjoy mo dito sa Vigor Kobo Pineapple Cake Factory.
Hindi lang kasi ito tindahan ng isa sa mga pinaka-popular na pasalubong products sa Taiwan. Mayroon din silang workshop area kung saan pwede kang gumawa ng sarili mong pineapple cakes. Don't worry, hindi mo kailangan maging expert baker. Simpleng-simple lang naman. In fact, nagawa nga ni Yosh O, and normally wala yung katsaga-tsaga sa pagbibake. Kung kaya niya, Diyos ko, kaya niyo rin. While waiting na maluto ang cakes, check out this interactive museum where you can learn about pineapple cakes and kung paano ito ginagawa. Meron din itong disappearing dandelion wall. Pag hinawakan mo, nawawala yung flowers. Or pwede ka rin mag-walling ala Beyonce or Shakira or kung anong trip mo, push mo lang. And after mong bumili ng pasalubong, pwede mo nang matikman ang pineapple cake na ginawa mo. Mainit-init pa ka mo. Kung mas seryoso ang shopping naman ang hanap mo, dito ka sa Everreach Duty Free. Marami silang stores throughout Taipei. Meron din sa airports, pero dito kami nagpunta sa kanilang flagship store sa Naihu District. Ang laki, in fairness. 5 stories na punong-puno ng iba-ibang finds. May mga makeshift stores din sa labas. And when they found out it was my birthday, may pa-surprise pa sila. Katouch naman, pero seryoso, natouch talaga ako. Parang natiri-eyed nga ako dito eh. Pero seriously, thank you sa mga kasama ko and sa mga taga-Everreach sa surprise and pa-cake. Ayun na, don't forget yung departure time ng flight mo pa-uwi and make sure you catch it. It is possible na ma-pull off ang itinerary na to DIY style. Pero mahirap gawin yung day 2 and day 3 dahil masyadong siksik and need na i-take in consideration ang schedule ng public transportation. So if you're a group or you're traveling with seniors or you may mga issues sa mobility or mas gusto mo lang na mas relax and hassle-free na pag-explore, mas convenient option na mag-book ng tour. For that, check out Edison Tours, isa sa pinakakilalang tour operator sa Taiwan. Ilang dekada na rin sila nag-ooperate. To check out their offers, visit www.edisontours.com. Kung mas bet mo naman na Pinoy ang kausap, here are some of the travel agencies sa Pilipinas na pwede mong tanongin about Taipei tour packages. Special thanks sa Philippine Airlines na nag-refund sa amin sa Taipei nitong huling trip. Kaya masaya talaga kasi bawat booking may kasama ng 30 kg of baggage allowance and walang limit kung ilang piraso, basta't hindi lalagpas sa 30 kg. And may food and drinks na rin on board. And syempre, iba kasi talaga ang PAL, the heart of the Filipino. Naks naman! Marami pa kaming Taiwan videos na parating. If ayaw nyong mamiss yun and hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel namin, bakit naman hindi pa? Subscribe ka na and ring the bell na rin para lagi kang updated. Kung sa FB mo naman ito pinapanood, like and follow this page na rin. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for at The Poor Traveler, single L. If you have Spotify account or Apple Podcast app, follow and tune into The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!